Hi guys! So, for our second video, Japan haul tayo. So, more on food naman. So, yung mga chocolates, mga pasalubong na pinagbibili ko. And then, I bought one na pampa-fresh, pampaganda ng balat, na nahiyang ako. So, naubusan ako ng stock eh. Sakto, bumalik ako ng Japan. So, bumili tayo. So, first, ito, yung collagen powder. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Hiyang ako dito. So, every day, bali once a day siya, ginagawa ko pag inom ako ng kape or juice or water. Ayan, haluan ko siya ng 1 tablespoon. So, good for 60 days actually. Pero kung mas onti siya, mas tatagal pa siya. Ayan. So, para nasa 2,000 pesos ata to or less sa Japan. And then, moving on, dun tayo sa mga food. Ito, masarap to. Ito, this one. Ayan. So, para siyang gummies na pineapple. Well, actually, lasa siyang pineapple. Ang sarap. As in. Tapos, ito naman, grapes. Ayan. So, ano to? 100 yen. So, para mga 40 pesos. And then, pag may certain amount ka na napamili, bababa pa siya. So, tip ko, pag pupunta ko in Japan, doon kayo sa mga drugstores, bumili. Mas mura sila. And then sometimes may promo sila na if you buy 2 pieces na same product, less 50 yen pa ang nababawas. So, ayan. So ito example. Ito. So, pag bumili ka ng dalawa nito, less 50 yen pa siya. Hindi ko pa ito na-try eh. Pero ito na-try ko na to. As in, kaya mo talaga siyang makasampu. Sobrang sarap. Tapos, ito. So, same din ito. Ayan. May less siya pag dalawa. And then, sa mga KitKats naman, yun nga lang ang disadvantage pag drugstore, limited yung flavors ng KitKat. Unlike sa Donkey, halos lahat talaga ng klase ng KitKat nandoon. So, ito yung first one, matcha. So, never mo siya dapat ma-miss pag pupunta ka ng Japan since known sila for matcha. And then, second one is KitKat Gold. Ayan. So, itong mga KitKat na to, may promo sila. Less 50 yen din pag nakadalawa. So, buy two's yung bili natin. And then, second one, ito, yung strawberry KitKat. Ayan. And then, yung regular KitKat. Bumili rin tayo. Tapos, this one is, I'm not sure kung coffee ba to or ano. Basta bumili lang ako eh, para to try. And then, meron din kaming, Ito. Almond. So, I know meron naman dito sa Philippines. Ito. Pero mura kasi siya doon. Tsaka itong macadamia. Sorry. Ayan, macadamia. So, what's next is... Tapos, ito naman mga DARS. So, meron ako in-uploaded na video. Yung 1,000 yen, tapos yung mga Japanese nagtatagalog. So, ang sarap nito. Grabe. Sulit. Sulit yung 1,000 yen mo, ang dami nilang binigay. And then, hindi rin naman siya agad nag-expire. So, ang date niya dito is October 2024. So, of course, ubos na yan by that time. And then, next naman is yung Royce Chocolates. So, pag Royce naman, it's better kung bibili kayo ng pauwi na kayo ng Pinas. So, pagdating nyo dun sa airport, maraming stores doon. So, after nyo ng check-in baggage, may stores doon ng mga Royce. Pero kung Cebu Pacific kayo, wag muna kayong bibili. Kasi yung gate number ng Cebu Pacific nasa dulo pa. And then meron dong mga few stores na nagtitinda rin ng Royce chocolate. So instead na doon kayo bumili sa bukana ng airport, tapos maglalakad pa kayo hanggang dulo. Kasi 92 ata yung gate number ng Cebpac. Ang layo, so mapapagod kayo magbitbit. So better, bibili kayo dun sa last part kung saan malapit yung gate nyo ng chocolates. So ito yung mga nabili ko. Mostly, nag-start yung price niya ng 800 yen. So 300 plus. So I think medyo mahal siya dito sa Philippines. Parang almost 1K ata or more. So first na nabili ko is... Wait lang. So ito, Chocolate Daifuku. Ayan. So this one is not Royce, pero... Doon siya nakahilera sa Royce Chocolate. And then, second one, ito. Masarap to. As in, grabe. Ayan. So, dalawa yung binili ko na ganito. Ayan. So, para siyang mochi na may strawberry sa loob na masarap.
As in, masarap. Grabe. Second one is this. Ay, third na pala. Sorry. So, it's Tokyo Chocolate Mochi. Masarap to. Natry ko na to nung unang punta ko. So, bumili ako ulit. Ayan. And then, this one is Tokyo Rich Cheesecake. So, ito, ano lang siya. Balance yung taste niya na cheesecake. Masarap. So, if ayaw mo ng sobrang tamis, ganyan, enjoy mo to. And then, next one is, ito. Ayan. So, hindi ko pa ito na-try kung anong lasa. Pero, I think masarap naman siya. Morinaga. Ayan, Morinaga. And then, next one is, ito. Ito, Royce Chocolate na tayo. Fruit Bar Chocolate. Bumili ako ng matcha na ganito. Grabe, ang sarap. Naubos ko agad. Pero nakapag-share naman din ako. Pero sulit to. Parang 1,200 yen ata to. So, parang mga 500 plus lang. Ganun. Compare mo naman pag bibilin mo dito sa Philippines. And then, almond. Next is ito. So, matcha chocolate daifuku. Ayan. So, ito hindi ko pa ito na-try. First time ko siya makita dun sa airport. Kaya napabili ako. And then, ito. Royce Pistachio Crunch Chocolate. And then this one, bumili ako nito kasi baka iniisip ko, baka gaya siya nung viral sa ano, sa Dubai na pistachio. So let's check later. And then yung famous na Royce chocolates na nilalagay dito pag bumili ka kasi matutunaw siya. Okay, tapos sa inyo. So binili ko yung mga different flavors. Wait lang guys, ha. So meron silang si limited edition na ano, yun man limited Japan exclusive na seasonal flavor. So et, yung first natin binili is matcha. Ito ang sarap nito, grabe. As in. Tapos napakababa lang ng calories niya. And then second one is white chocolate. Ayan. Nama chocolate. And then, next one is, ito, Hakuto? Ito yung seasonal flavor. So, I haven't tried kung anong lasa. Pero nung nakita yung seasonal, ay, bilhin natin yan. And then, what else? Itong green. Champagne Pierre Mignon. Kung tama man yung enunciation ko. Ayan. Tapos, else? Dark blue. To this one, Aulay, lay babasa to. Ito na try ko na to, alam ko masarap to. Hindi na ako bumili ng dark chocolate kasi hindi ko siya na-enjoy compare nung ano, ito brown. Ito this one is nice as well. Mild milk. Ayan. So makikita mo yung calories niya, ang bababa, and then yung serving size niya, ang bababa. So good to sa mga nagda-diet. Like me. Na tumaba dahil nag-Japan. So, ito is 400 yen isa. So, mga ano lang to, mga 320 or ano, mga ganung price range lang. And then sa Philippines, alam ko mahal to eh. Parang 800 ata or 900. Ganun. So, kaya madalas ito yung pasalubong nila. So, imaginein mo magkano lang, tas hindi pa mapasakit sa bulsa, diba? Tas mapapasaya mo pa yung mga kakilala mo, yung mga kaibigan mo. Yun nga lang, siyempre, dagdag ano siya, kilo sa baggage. Kaya make sure travel light and then go back to Philippines heavy. Ganun. So, yun lang guys. Ito lang yung mga nabili ko. So, pwede ko na siyang kainin. Yung iba nakain ko na ngayon. So, thank you guys for watching.